magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. So, for today's video po, gagawa tayo ng acetal valve para sa ating Rogans. At ito po, mayroon tayong caliper para sa DIY acetal valve po. Ito po gagamitin natin. Kailangan natin ng caliper, kailangan natin ng spoke na 3mm yung laki. May magkaiba po kasi meron pong 3.5, meron din mas malaki pa, oversize ata tawag dun. At saka ito, kailangan natin ito po, yung acetal valve na na-order natin sa Shopee. Bali, ang laki po nito is nasa 11mm po yung 11 ba or ano, nasa 12, teka lang, 11.5 po pala, ayan po siya, 11.5 ang UD nya, 11.5 po. Mag-order kayo sa Shopee, yung size po nito is 11.5 yung bilog nya, yung UD o outside diameter nya. Ito po siya. Tapos nakaputol na po tayo. Ito lang po kalit. Ganito lang po kalit yung puputulin natin. Nasa tinansya ko lang po ito eh. Nasa 16.5 po ang taas niya. Ayan po. Ito po yung gagamitin na putol ko na. Tapos kailangan din natin ng ito po, pang tanggal po dito. Meron din po. Ito po, barina. Gagamitin po natin to. At saka ito po, ano to siya, hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog, sa amin kasi balag po. Ito yung gagamitin natin, kung try natin kung makaya niya na kainin to. Yan na po, kailangan station lang po. At saka alin po ninyo kung paano siya gagawin. Madali lang naman siguro. Madali lang naman po to. Unahin natin tanggalin to guys. Natanggalin natin tong thread na. May thread na po siya. Mas maganda yung kapit niya sa acetal pag may thread. Ito na po siya. Bubutasan po natin to ng 3mm din po. Siya. Ayan po, 3. Magkatulad lang po sila nito. Ayan. Pero mas pag nasa may thread po kasi ito, mas malaki na to. Parang 3.5 na ata siya. Ayan siya. Mas maganda yung kapit niya dito sa acetal natin. Bubutas pa tayo. Yeah.
yun ah. Pareho na po sila ng ano. Magkasing haba na po sila dito ng ano. Ng thread. Tapos ilalagay natin to dito, guys. Lagyan natin ng oil. Konti na. Ito po siya. Medyo malaki po kasi ito ngayon, medyo matigas siya, guys. Hindi lang natin alam kung tabingi yung ano natin. Yung yung pagkakabutas natin kasi hindi drill press yung gamit natin eh. Manual lang po. Wala kasi ito yung drill press. Yan na po siya, guys. Pasok na po siya sa loob. Malalaman natin yung mamaya pag barina na tayo. Ilalagay natin to sa barina. Tapos ayan. Ayan, guys. Ayan, sagad na po. Ito na siya, guys. Ay, hindi talaga siya ano. Ito pala. Ito na siya, guys. Hindi nga siya ano. Hindi nga siya sentro yung ano niya. Ano lang kasi. Yan. Medyo tabingi ng konti. Hindi kasi drill press yung gamit natin. Manual lang. Hindi natin ma-sintro. Okay lang yan, guys. I-hugma natin to. Ang gagawin ko natin, ilalagay natin to sa ano, ilalagay natin to sa ilalagay natin to sa barina. Dito papasok natin, guys. Ganyan po. Yun. Ganyan po siya. Habang naka-andar po to, medyo tabi hindi po siya fixo. Kasi hindi ngayon po. Medyo may ano siya konti. Medyo tabi nga siya. Pero makakaya natin yung ituwid. Gamit po yung ito. Ganito lang po. Magagamit na natin to. Ganyan lang po. Ito yung kakain, balik tayo natin ang ngayon niya. Matuwid na yung dito sa ano. Ito na naman yung magagawin natin dito. Babawasan to, gamit pa rin ito para papasok to sa spring natin. Ang spring na pwede ganitong size na spring dito. Dalasan kasi ito yung ginagamit namin na spring, kaya ito yung habulin natin yung ID niya o inner diameter nasa
7. Guys, unti-unti na siyang ano, unti-unti na siyang kinain ng balag. Medyo matagal lang po yung process nito kasi konti lang yung kinakain niya. Mas madali sanang gawin to kung sa machine shop. Pero pag DIY po, matagal po siya matapos. Stay tuned lang po. Sige. Sige, okay na. Sige. Sige. Na parang mapuna mo na. Sige. Ayan po, nakahulma na siya. Lights. Malaki. Maliit kasi ito. Tapos, yung gas. Ito, kadalasan yung ginagamit natin is ito. Try natin kung papasok ito is ito siya. Ito, yan. Medyo matigas po yung spring. Try po natin kung papasok. Medyo kulang pa. So, ito yung ginagamit natin sa rogans natin. So, pitiran to sa Nimrod. Medyo kulang ba po, kaya bawasan po natin. Kulang pa to ng ano, kulang pa po ito. Kailangan pa natin tong daanan ng ganito pa.
Pero ito guys, okay na yan sya. Ayan, okay na yan. Papasok na po ito. Ayan. Saltak na po yung spring. Depende na po kung gaano ka kalaki yung spring nyo, kung gaano kalaki yung ID. Yung ID means inner diameter nya. Yun na po rin, yun rin po yung guide para makagawa kayo ng ganito kalaki. Kung anong, depende na yun sa spring. Ang ano kalaki yung kain nito. Kaya na po na magkasa. Kaya na po guys. Kailangan pa po natin itong daanan ng ano. Ito po, kailangan natin daanan ng balag. Pantay na po. Hindi naman sa ito po yung gawa natin. Ito na po yung DIY natin na acetalbal. Yan po guys. Puputuli natin to guys. Depende kung ano ka, anong haba ng pin ng rugans ko. Yan po yung DIY natin ngayon. Sana makatulong po. Medyo matigas po ito tanggalin kasi naka-thread po yan sa ilalim. Ayan guys, medyo matigas. Ha? Maganda po yung pagkakahawak niya dito. Na po, konting tips lang po. Mas maganda gamitin yung spoke rim ng motor. Kasi po, may thread na siya. Ayan guys, pwede rin ito gamitin sa mga bulb ng ano, ibang airgun. Depende, may ano po, magkaiba po kasi yung diameter nito. Medyo may ito po yung pinakamaliit ata. Hindi ko pa sure. Ito po yung 3mm. Kasya po to sa Nimrod. Magkasing laki lang po sila, walang sisingaw. Hindi po sisingaw yung hangin. Kasi yung magkasing laki lang talaga ng ano, yung pin ng original na Nimrod. Tsaka sa Rogans po. Ganito rin kalaki ang sa Rogans. Ayan po. Ito na po yung finish natin. Pwede na po ito eh. Ayan po siya. Ayan. Pwede na po ito eh. Kabit. Puputulan lang po natin yung ano ka, anong haba ng Rogans, ang pin ng Rogans natin. Ayan po. Sana makatulong. Spoke rim at saka acetal na nanggaling kay Shopee. Ito po siya. Ito. Okay guys, okay na. Ito na po. Tapos na po. Ngayong salamat nga po pala sa mga nag-subscribe at saka sa mga nag-comment po, salamat po sa lahat. Salamat po sa panonood nyo sa aking video. Magsa-shoutout po nga pala po tayo ngayon. Shoutout pala kay UB Lifestyle TV. Shoutout din sa'yo, Ben Mix TV. Sa shoutout din po, Latagaw Hunter. Ingat po kayo palagi. Shoutout po Philippine Valiente Airgunner. Philippine Valiente Airgunner, shoutout po sa iyo. Jack Hunter TBPH, shoutout po. Tsaka kay Sir Gary Balualio, shoutout po sa iyo. Yun po yung may-ari ng ating Nimrod na pinalitan natin ng spring at saka si Talbal at saka sa lahat po ng ano, sa lahat po nga pala ng nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy kayong susuporta sa aking munting channel at saka sana po i-share nyo yung mga video ko sa mga kaibigan nyo po na mayroong mga airgun din.
para makatulong din po sa kanila. Salamat po talaga sa inyong suporta kahit baguhan, bago lang po yung channel ko. Andyan na po ngayon na nanonood sa aking mga video. Salamat po ulit at saka God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.